Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. President Bongbong Marcos, ginulat at binulaga ang dilawan, nag-alay ng bulaklak sa pumanaw ng mga Aquino na siyang dahilan ng kanilang paghihirap noon. Chris Aquino at Balsi Aquino, labis na napahiya at sinampal ng katotohanan sa kabaitang ipinakita ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Pero bago natin simulan ang balitang ito, tila pinalamon ng katotohanan at isang matinding sampal nga sa mukha ng mga dilawan, lalong-lalo na sa mga Aquino, nang mag-alay ng bulaklak si President Bongbong Marcos sa tatlong pumanaw na mga Aquino na siyang natatanging dahilan kung bakit naghihirap ng tatlong dekada ang pamilyang Marcos. Ayon pa sa nakalap naming source mula sa DCRH News, Luke, nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa puntod ni na dating Senator Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Paranaque City. End quote. Narito naman ang hinaingat komento ng marami sa ating mga kababayan na sobrang humanga at bumilib sa ipinakitang kabaita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamilyang Aquino. Ayon pa sa kanila, Pangulong Bongbong Marcos did the gracious way of sending flowers sa libingan ng mga Aquino as a sign of respect. Marespeto si Pangulong Bongbong Marcos kahit sa mga taong umapi at bumastos sa kanila. Dapat yan ang gayahin mo, Chris, habang buhay ka pa. Hindi pakitang tao ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil alam ng buong mundo na talagang napakabait at napakahambol niya kahit siya'y binabastos. Si Pangulong Bongbong Marcos ang tunay na makatao at malinis ang puso, nananalig sa kadakilaan ng Diyos na kapag binato ka ng masama, suklian mo ng kabaitan upang magamit ang tunay na kapayapaan. Believe ako sa Pangulong Bongbong Marcos, walang galit sa puso kahit gaano siyang sasaktan, tunay na Kristiyano. Napakabuti ng Pangulong Bongbong Marcos, walang bahid ng galit sa puso niya sa mga Aquino. Mabuhay ka, Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan na ng bayan talaga ang pagbabago. That is really unity na tayo. God bless po, Pangulong Bongbong Marcos. Ayon hong pag-aalay or pagpapadala, pagbibigay ni Pangulong Marcos ng flower o bulaklak sa puntod ng mga Aquino diyan sa may Paranaque Memorial Park. Ano inyong masasabi diyan? Nagpadala po ng bulaklak ang Pangulo doon po sa mag-asawa at mag-ina, pamilya, kasi nandoon yung dating senador Ninoy Aquino. Okay? Nandoon ang dating Pangulong Cory Aquino. Nandoon ang dating Pangulong Noynoy Aquino. Dito, ayun o, magkakasama dun sa Paranaque Memorial Park at nagpadala ng flower. First time po ito na mangyari. Ngayong Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, first time po silang magpadala ng bulaklak. At maganda itong, ako nakikita ko dito, maganda ito. Baka ito yung tunay na at totoong pagkakaisa. Kung yung mga ganitan noong araw na wala sa, di pa nakabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos, walang bulaklak na ganyan na ipinadala sila kung di ako nakakamali. Ano, ha? Alam ko ngayon lang. Pero maganda ito dahil Pangulo ang nagpadala mismo Office of the President, President Ferdinand Romualdez Marcos. Doon po sa puntod ng mga Aquino. Tatlo nga yun eh. At pinagbilaki pa nga, ipinost pa na nga sa social media ni Chris Aquino, yung anak na bunso ng mga Aquino. Siyempre, natuwa din sila dahil naalaala ng ating Pangulong Marcos ang puntod or mga labi ayon hong pinabilibingan ng mga Aquino. Dating senador, dating pangulo, dalawang dating pangulo, yung mag-ina. So, kung natuwa yung mga pamilyang Aquino, dapat matuwa din yung mga dilawan at iba pa. Walang politika yan. Talaga lang hong, wala hong yan yung personal na kailang ipinagkaloob ng ating pangulo na bulaklak. Nag-alay o nagbigay, lalaki ng bulaklak na ipinadala. At nandun, nakatayo dun sa mga puntod ng mga Aquino. Iniintriga po ng adviser ni Pinoy, yung gobyerno po ni Pangulong Marcos. At saka po itong sa tanong po na kaya bang sisihin ni Pangulong Marcos ang dating Pangulo Duterte sa mga kapalpakan nito na minana niya lang? Tindi, no? Ang tindi talaga ng adviser nito ni Pinoy. Ito po nga dating political adviser ni Ronald Llamas. Ngayon po, hindi na po ako magtataka kung bakit po si dating President Pinoy, no, Noynoy Aquino, at saka yung nanay niya, bakit ganun? Kasi ganito pala mga political adviser, no?
alam po natin malala po yung ano, malala po yung naging sitwasyon, yung glitch na tinatawag, no? Dami po na apektuhan. Pero alam niyo po ba, imbis po na talakayin yung glitch, kung paano po niya, kung ano po yung sinabi nito ni Ronald Llamas, a political advisor po to ni Pinoy, no? Ito ang sinabi niya. May dilema daw si Pangulong Marcos, no? Dahil yung problema raw po sa agrikultura at problema rito sa transportasyon, particular nga yung naganap dyan sa ano. Ibang klase po talaga mag-isip to. Alam niyo raw po kung ano ang problema ni Pangulong Marcos. Ang dilema niya raw, paano niya ipapasa ang sisi, no? Kay dating Pangulong Duterte, samantalang alam daw ng lahat na kaya nanalo si Marcos dahil kay Duterte, etc., etc. Okay, panaintriga po yung pinasok, no? Pero ganun po talaga mag-isip yung mga Aquino, eh. Yung gobyerno po ni Aquino, wala po tayong aasahan dyan, no? Sila po muna. So, ang paraan po nila ng paglutas ng problema, hindi po lutasin kung ano yung problema. Ito po pinatutunayan ito ni Llamas. Ang sinabi niya, dilema daw ni Bongbong Marcos, paano niya ipapasa yung sisi sa lahat ng mga problemang kinaharap niya tulad ng sibuyas tsaka tong glitch kay Pangulong Duterte. Grabe, no? Ibig sabihin, ayon dito sa adviser ni Pinoy, pag naipasa mo na sa dating presidente, wala ka ng problema. Kaya po pala walang nalutas si Pinoy. Kaya po pala walang nalutas si Cory Aquino. Naalala po ninyo, kung buhay na kayo nung panahon ni Cory tsaka buhay ni panahon po ni Pinoy, ganito po style nila, no? Lahat sinisi po. Si Cory sinisi lahat sa senior na Marcos. Lahat ng suliranin ng bansa, natatandaan nyo? Lahat po yan kasalanan ni Pangulong Marcos. Wala nang ginawa yung Pangulong Marcos na senior kundi kasamaan, no? Wala nang ginawang mabuti para sa bansa. Lahat ng ginawa pa ni masasama. So wala po siyang ginawa. Ang kinakailangan niya lang gawin, isisi. 6 na taon po na naglingkod si Cory, ang dami pong bagong naging problema. May mga massacre, di ba? Meron sa kanyang Mindiola massacre, hindi po niya nalutas yun. Merong mga sangkatutak, pinakamarami pong kudita sa panahon ni Cory Aquino. Hindi niya po nalutas yan. Lahat po yan, sisi. Matatapos na lang yung term, sinisisi pa rin yung Pangulong Marcos na tatay. Dito rin kay Aquino, lahat ng sisi nila, may problema lang po. Wala po silang bagong problemang create. Lahat po ng problema, 6 na taon na naglilingkod, lahat ng lalabas na problema, kasalanan niya ni Gloria Macapagal Arroyo. Alam po ninyo, tapos, ini-interview to Ronald Llamas. Ewan ko kung bakit paborito to nila pahatin sa programa nila.